So hello guys, welcome back to the Behavior Master Seaman channel, ang pinakatotoo at simpleng channel ng mga marino. So ngayon guys, for this video, ituturo ko sa inyo, ganda ng ano guys, ng araw. So ituturo ko sa inyo yung mga tips ko paano kumuha ng gyro, pinakamabilis guys. Tingnan nyo kung ano yung technique ko. So itong nasa video sa harap guys, yan yung tinatawag na pilurus. So yan yung ang ano nito, ang purpose is to take bearings to the terrestrial object or celestial object. So ngayon ang ano natin, ang kukunan natin ng bearing is yung araw, kasi maano yung araw, ganda yung araw. So ang pagkuha ng ano guys sa barko talaga, ito yung actual na ano guys ha, yung iba man yung sa school din, pero ito talaga sa actual sa ano, sa lalo na sa mga estudyante or mga hindi pa masyadong kabisado sa gyro, how to take gyro error. Ito yung actual talaga, live na live sa barko talaga. So first kukuha ka ng ano, you will take bearing to your object. So it's either celestial object or terrestrial object sa lupa. So ngayon dito, sun man yung available, so ito yung sun, pinakamabilis to. So ang dalawang pamamaraan ng pagkuha nito guys, sa mga hindi pa marunong, so ito guys may ano to, pwede ka mag sight dito guys. Ito pwede mo siya i-sight, kaya ang barko na yan, oh. Yan, 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 pwede mo sight, tapos reading ka lang dito sa kuan, sa gyro compass. So ito pala guys, ito yung gyro repeater. So nandito ako sa starboard wing. So starboard wing sa bridge wing, starboard side. So pwede kang kumuha na ganyan, pero since sun man yung ano natin guys, silaw guys. So masilaw man, so gamitin natin yung ano guys, yung salamin, ito. Ito, ikutan natin. Ikutan natin guys, yan. So makita mo guys kung ano, ano mo lang yung shadow guys. Hindi masyado makita sa ano, sa ano natin dahil ano yung camera, pero ano mo, i-mirror mo yung ano, yung sun papunta dito sa may ano, may butas yan guys, oh, ito. Iwan ko kung klaro. Tapos yung ilaw ng sun guys, mag-reflect yan diyan dito. Meron man yang guhit-guhit dito. Hindi maano, hindi maklaro, sige lang. So ito yung pamaraan. So yan, pag once na matik mo na yung bearing guys, so yan na yun. So isa din, isa yan. So pangalawa, di ba? Sabi ko sa inyo pangalawa ito. So hindi man to pwede sa ano din. Ay, pangalawa ito, pang-ano talaga to. Yan, yung makita mo lang dyan, yung malapitan lang. Pero pwede din yan sa sun guys, kasi meron tong salamin eh. Saan ba yung salamin? Eh, ito pala, ito, nabaliktad. Yan, yan, yan. Ito ba, ito. Ito may salamin. Pwede mo rin dalhin dito, yung sun, by reflection. I-mirroring mo. Pero magsuot ka lang ng ano guys, ng, anong tawag nito, ng sunglass para hindi masilaw kasi ito eh. Subukan natin kung masampulan ba natin. Oh, napansin mo ya guys. Oh, yan yun, yan, oh. Oh, yan, di ba? Yan, oh, ito. So it's either ito yung gamitin, guys. Yun, maano kasi medyo ano pa. Oh, live na live yan, yan, yan. So i-mirror mo lang diyan, tapos reading ka dito kung ano yung reading sa baba. So halos parehas lang din sila dito. Oh, kaso magsuot ka lang ito, no need magsuot ng shade, sunglass, pero ito kailangan kasi silaw ang mata, reflection, parang sextant ba. So yan, i-sight mo dyan, ganyan yung araw or yung object mo. So ang nakuha natin na gyro bearing sa sun guys is 107 degrees. So ang style nito, normally sa ibang ano talaga, sa turo dati nung Kadite pa lang ako, is magdala talaga ng stopwatch, kasi pag the time na maspatan mo na siya, na makuha mo yung bearing niya, mag-stopwatch ka, kasi critical man yung ano, yung every kahit seconds nga lang eh, medyo may pagbabago sa ano niya, sa bearing niya. So ngayon, para ano lang talaga, hindi man natin ano, gawin lang natin ang dapat natin gawin para ma-share talaga yung knowledge. So punta ka doon sa no, at least sa katagalan mong kumukuha ng mga gyro bearing, maka ano ka na, matansya mo na ba, normally mga 10 seconds. So ngayon pagpunta natin din, kunin natin yung posisyon tsaka yung oras, UTC or local time. Pwede rin UTC or local time. So tara. So ang position guys at 0 to 09:20
October 18, 2022 is ito 01 degrees 16.7 north, 103 degrees 59.8 east. So ano kami, nasa Singapore ang courage, so same time in the Philippines. So yan. So ngayon may position ka na guys at oras. Ngayon punta tayo sa ano, sa program. Normally sa barko may mga program talaga na ano na, mga number one na ngayon yung mga officers eh, dahil meron na silang mga sariling program na marami dyan na kahit ano ng program, accurate naman yan. Pero ngayon hindi muna tayo mag ano ng mga ABC, yung mga calculation, yung ano lang talaga actual na ginagawa ng mga official, paano kumuha ng zero error by. So nandito na tayo sa ano guys, program. So pasensya na kung kurog-kurog yung ano natin, yung video, dahil siguro sa radiation. So sige lang, importante, ayuan ko, sigasigahin nyo lang yung mga mata nyo ha, dahil mahina pa. Wala tayong ano, wala tayong screen recording. So ang program namin ito guys, NAB32, yan o, NAB32. So ito na. So in-input ko na to, ang oras is alas, local time is 10:09:20 UTC, GMT time 02:09:20. Tapos input mo yung assume position. Yan yung 01 kanina, yung pinakita ko, 01 degrees 16.7 minutes north, longitude 103 degrees 59.8 east. So pag ano mo na yan, pag enter mo na yan, tapos celestial object, sun, ito, sun. Click mo lang yung object data, ito na yung ano niya guys, sa oras na yan, ito yung mga ano niya, mga particulars. So ngayon, saan man tayo kukuha ng ano, ng yung true bearing? Dito na tayo kukuha ng true bearing guys. So ang true bearing, ito azimuth, o azimuth calculated 106.1. So yan yung kunin natin guys. So ang true bearing niya 106.1 degrees, tapos yung gyro bearing is 107 degrees. So ngayon i-calculate na natin. So gyro course is 062 degrees. Yan yung magnetic compass guys sa Monkey Island. So sisilipin, liliin natin. So nasa ano siya, 057. So 062 gyro, 057 standard compass. So sa pagkuha ng variation guys, so punta lang tayo dito sa barko, dito tayo sa Igdis ko ha. So click natin yung chart information. Okay, ito na guys. So ito. So ang magnetic variation niya is 00 degrees and 12 minutes east. So 0.2 degrees east kung i-convert mo sa degrees. So ito na guys kung paano maging number one dito sa computation sa zero error. So pagkatapos mo nang makuha yung mga dapat kunin, so itong guhit na to, yan. So ang upper part, yan yung mga given na dapat na makuha mo para makakompute ka dito sa baba. So una, i-recap lang natin na para maano talaga natin, ma-muscle talaga natin sa mga isipan natin. So itong position, yan, itong position. So latitude 0116.7 north and longitude 103 degrees 59.8 east. Tapos yung saan to makukuha guys, so sa GPS, pati din itong oras at pizza. Pero marami ding iba guys, pwede ka rin sa Igdis or sa normally sa ano naman, may yung clock din, yung master clock talaga ng barko. So maraming kang pagkaanuhan ito, maraming sources. So gyro bearing guys, saan ka kukuha ng gyro bearing? Kanina, so doon sa Piloros, sa starboard bridge wing tayo. So gyro course sa loob, yung gyro ano mo, kung anong gyro heading mo. Tapos ang compass course, ito yung sa standard magnetic compass, yung sa Monkey Island na may salamin dito sa loob sa bridge para makasilip ka, manglili ka man dito para makuha mo yung kuan compass course. So every ano kasi, every partner kasi itong dalawa, yung gyro course, kuha ka rin ng compass course, malili mo man sa taas. Variation guys, pwede sa chart. Kanina pinakita ko sa inyo sa chart. So 0.2 east yung variation natin. Pwede sa iba, nung mga previous vessels ko sa GPS, pwede rin. So itong true bearing guys, sa program, sa barko, kung ano yung program nyo, may sarili kayong program o ano sa barko. So gamitin nyo lang. Basta importante, accurate, tested and proven and tested na okay talaga siya. So yan yung true bearing. So yan yung mga given guys. So upper part,
So yan yung mga given na pinaka-importante na dapat mong makuha para magka-compute na tayo ng aking format. Ito yung format na hanggang ngayon, simula nung ano ako kadito, ito pa yung dala-dala ko, na-memorize ko na to do, guys. Kahit na tuwad-tuwa rin natin to, wala na, hindi muna ako maano nito, hindi ko na makalimutan to. Oh, so let's say for example, itong asterisk, guys, kita mo yung asterisk, zero bearing, true bearing, zero course, variation, compass course, yan yung sa taas. Oh, yan yung sa taas na mga ano mo, na mga nakuha mo, na mga given na da, ha, mga given na. So paano magano mag-compute? So ito, guys. So from zero bearing, meron ka na nito sa taas. Sunod, true bearing, ito, meron ka na rin dun sa program. So applying ano, guys, compass best error west or compass least error east. So ito ang sagot. Ang zero error niya is 0.9 west. Bakit 0.9 west? Kasi apply natin, guys, compass best error west. Bakit? Mas malaki man yung ano, guys, compass, oh. Ibig sabihin, gyro bearing. Saan mo kinuha? Gyro bearing, compass. Ito true bearing, hindi man to true naman talaga to, corrected na sa ano talaga. So kaya ang applicable dito na ni Monix, compass best error west. Okay, tuloy. So ang gyro course mo, guys, 06 to. So applyan mo ng kung east equals plus, kung west equals minus. So dito west, so 06 to minus 0.9. Ang true course mo, guys, is 061.1. Okay. So ngayon, guys, napansin mo, ito na yung true course. Corrected na, di ba? Oh, true course mo na yan. So gagamit na tayo dito ng ano, guys, TVMDC. So meaning to say, sa ano namin sa college, true virgin makes dull companion at wedding. So add west, so nilagay ko rin dito TVMDC, west equals was, west equals plus kay true virgin makes dull companion at wedding man. Oh, yan yung ano ko, mnemonics ko. Oh, meron ding iba, kung babaliktad din yung style mo, meron ding candid man but twice at election. So add east, oh, yan yun, ha. So sa akin, forget ko na to yung CDMBT. Pwede pang double checking lang, pero sa akin TVMDC kahit na ito na lang. So sa format ko ito TVMDC. So ito, meron ka ng true course 061.1. Meron kang given na sa taas, variation and compass course. So applying TVMDC, so you have true course 061.1 and then you have 0.2 degrees east variation. So can true virgin mix dal companion at wedding, add west, so east man to, guys, so minus ka, so 060.9 magnetic course. Ngayon ito ang ano dito, ito yun din yung ano dito, yung catch. Oh, ito. So since wala ka man dito, guys, wala kang division, di ba? Ito lang yung heading mo. So ngayon, no? So i-minus mo lang yan, guys. Minus 0060.9 minus 057 equals 3.9. Tapos ang ano nito, guys, ang direction, paano mo kundi maklaro mo man, guys, oh, kung paano, ano bang formula na ginamit, oh, 0060.9 tsaka nilagyan mo ng 3.9 minus, di ba? Napansin mo? Oh, 057. So balik ka dito, TVMDC is equals minus, so east siya, guys. So east. Kasi kung i-plus mo yan, 060.9, 3.9 maging 604.8, hindi na, mali ka na. So ang tamang formula, you will find the number, the that's your division to make this number kani. Kasi ang given dito lang, guys, oh. Yan lang, oh, wala man to. Ito man yung i-compute mo, di ba? Magnetic tsaka compass course. So yan, so find a number that makes this number. Okay? 057. So 3.9 east. So and ang lastly, guys, itong compass error. Paano ako kumuha ng compass error? Marami kasi sa eskwelahan yung mga napansin nyo, yung mag-change ano pa, i-change pa yung i-minus, tapos i-change ang mga symbols plus or minus, tapos kung sino ang pinaka malaki ang value, siya yung direction na kunin. Kung naalala nyo yun. So sa akin, wala na. Hindi ko na iniisip yun, guys. Kasi itong compass error, saan ko man kinuha to, eh? Ito lang, eh. Compass based error west pa rin. Ito, di ba? May compass ka.
Tsaka may true ka. Ito. Diba? Yan, true versus kumpas, oh. Anong malaki, guys? Maliit. Maliit bang kumpas? Maliit ang kumpas, diba? 0.57 versus 0.61.1. So ang ano ko, guys, direction by applying compass least error is equals to 4.1 is compass error. So nakita nyo, guys. So yan lang yung kaano, guys, kasimple mag ano, mag-compute ng gyro error. Ngayon ito, natapos na natin na i-compute. So ito talaga, guys, ha, kahit saan ka bang barko, ito yung ano talaga pamamaraan paano kumuha ng gyro error sa barko. I-apply na natin to sa compass error book. Sige, hindi na tayo magtatagal. I-apply na natin kung ano ba, kung nandyan ba yung mga given na to na pwede sa compass error book. So ito, guys, yung nakuha natin na mga information about how to get the gyro error, we will transfer here in our compass error book. So ito yung compass error book namin, guys. So iba't ibang barko, iba-ibang mga libro sa mga Norwegian companies, mga number one yung sila, iba din yung mga ano nila, mga compass error book. Pero normally sa mga ibang flag, mga halos ganito lang na setup. So hindi na tayo magtatagal. So ito, may i-discuss ko lang sa iyo paano, before natin i-input, may naka-input na, i-discuss ko sa inyo eh. Bago natin i-discuss yung in-input natin, tingnan natin yung parte ng ano, ng compass error book. So may dalawang ano to, guys, may dalawang compasses. So nakita mo yun, ito dito, ano yan, magnetic compass itong column na dito, column na to. And then dito sa right side, so gyro compass. So ibig sabihin magnetic compass and gyro compass. So yung nakuha natin kanina, guys, na mga information, so ilipat na natin yung ganyan, ha? Kanina. So hindi na tayo magtatagal. O, sigasigahin nyo yung mga mata nyo kung makintindi kayo. Okay? So ang pizza, ito. Tapos itong oras, GMT. GMT ang nakalagay dito. Ito, guys, ha? Ito yung mga ano, guys. So latitude. So you have latitude and longitude, the position. So ito na, guys, ang ship's head by standard. So itong standard, ito yung nakuha natin sa Monkey Island, guys. Yung standard compass talaga, yung inano natin, yung sinilip nililili natin sa taas, yung sa salamin lang, through mirror lang. Tapos itong steering, guys, not applicable na to ngayong ano, ngayong panahon, dahil nung araw kasi wala pang gyro compass. May mga ano sila, may mga magnetic compass sila, pero sa steering ba? Ngayon kasi wala na to, dahil ang steering natin is gyro compass naman. So just leave it blank na lang, not applicable yan. Tapos itong observe bearing, guys, sa magnetic compass, wala na rin to, guys, dahil normally hindi man tayo kumukuha tayo ng gyro error through gyro compass man. O, maliban lang kung ang ano nyo, ang ginamit nyo is magnetic compass, yung standard compass sa taas, yung i-sight nyo rin siya. Pero normally sa nowadays kasi high-tech na, so gyro compass wala na. So itong observe bearing, not applicable na rin to. Itong true bearing, nilagyan ko ng not applicable din, dash lang, kasi parehas man din ng true bearing sa true is true man, kahit na mag ano ka na anong what compass you're using, true is from true north man. So true is true pa rin kahit na ano, dito sa kolom sa magnetic compass or sa gyro compass, kasi true north man by true north, so true pa rin siya. So parehas lang yan. So dinas ko na rin, not applicable. So itong compass error, guys, so ito na yung ano talaga, yung compass error. Ito lang yung standard compass error by applying the variation division, yung kanina, yung compass, yung true virgin mixed dial companion at wedding. So yan yon. So meron tayong variation, meron tayong division, meron tayong itong ship's head, your gyro heading, ito 062, observe bearing. So itong observe bearing, ito yung na-sight mo, yung naliili mo dun sa araw, kung ano yung bearing mo, gyro bearing sa observe bearing, which is the sun. And then ang true bearing, yung sa program, yung sa celestial program namin, yung pinakita ko sa inyo paano kumuha. So ito yung true bearing niya. And gyro error 0.9 west. Tapos firma mo dito yung rank signature,
Tapos remarks ko, anong remarks mo yan? Starboard repeater, since starboard repeater man tayo, so ilagyan din starboard repeater, yan, anong slide sis, yung iba, nilalagyan pa ng bezel is rolling, slightly, moderately, heavily, or bezel is rolling heavily, bezel is pitching, so may ganyan pa. Tapos nilagyan ng sun. O, yung iba kasi dito ang sun, oh, yung may ano pa, anong body, celestial body na, inanuhan nyo, celestial body na, ginoon nyo, mayroon. So, ang purpose lang naman talaga itong compass error book, guys, for me, for my own opinion, is to monitor lang talaga sa, ano, is to monitor the gyro error and the division of the magnetic compass. Kasi itong division, hindi mo na ito mapigilan, eh. Ito yung mga influence sa magnets, di ba? So, yan lang yung, ano niya, yan lang yung, ano, sa experience ko, basta nasa more than 5 degrees na division, so it needs, kuhana, it needs, sure technician, mga compass adjuster, mga number one yan sila pag adjust nito just to minimize the adjust nila yung mga ano doon, mga anong tawag nito, yung mga kagaya ng mga parts ng mga magnetic compass, mga Flinders bar, mga ano ba, mga magnet dyan, anti-healing magnet, mga ganyan, so i-adjust nila dyan, tapos bigyan ka ng certificate at ano na, minimize na yung ano mo, yung division mo. So yan lang guys. So natapos na natin yung session how to get the gyro error and record it to the compass error book from start to finish. So hopefully may natutunan kayo, kung may mali o may ano diyan, may spreekitik. So comments lang kayo. Walang ano to, walang personalan. Okay lang mag-comments. Walang problema sa atin. Knowledge sharing lang naman to. Ang importante ay masaya. So hanggang dito na lang guys. So hindi na ako magtatagal. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updates. Hanggang sa muli, paalam. Babush. Mabuhay.